Si Ms. Reca de los Santos, isa po siyang magsasaka sa Barangay Araal, La Carlota City, Negros Occidental. Ms. Reca, magandang umaga. Magandang umaga po. Opo. Eh ma'am, unang tanong po eh, kayo po ngayong araw na to, ang inyong pamilya, kumusta po kayo? Ito po, medyo okay naman kaso po shorted na po kami sa food at saka sa water po. Nasaan po kayo ngayon, ma'am? Nag-evacuate po ba kayo? Hindi po kami sumama sa evacuation kasi medyo okay naman po sa amin. Kaso lang ang problema namin dahil marami po kami mga hayop na alaga kaya hindi po namin pwedeng iwanan yung aming place. Mm-mm. Ms. Reca, yung pong inyong lugar ay malayo naman ba or malapit doon sa danger zone na pinagbabawal pasukin muna ngayon? Malayo po kami sa danger zone po. Ano po yung naging direct effect sa inyo nitong pagsabog? Marami bang mga aboy yung bumagsak dyan sa lugar ninyo? Kumusta yung mga alaga ninyong hayop? Nasabi po ninyo ay marami. Ang mga alaga po naming hayop po nauna po kasi yung kalabaw po kasi ang ginagamit namin mag-transpo ng mga produkto po like mga gulay. So affected po mas affected po sila kasi wala po silang makain sa ngayon. Gaano karami, Ms. Reca, binabanggit nyo ng mga alaga nyo dyan sa inyo sa La Carlota City? Kasi po ang halos na residente po dito, yan po yung nakatira po dito sa sitio na ilab, no? Kasi nasa sitio po kami. Kasi po, yan po talaga ang mini lang ginagamit, yung mga kalabaw na tinatranspo. Kaya bawat residente po na nakatira dito, mayroong mga kalabaw dahil yan lang ang gamit na pang transpo para ilabas yung mga produkto na nanggagaling dito papuntang market. Dalhin sa kalsada para makuha naman ng mga sasakyan. Mm. So sa ngayon, ma'am, yung mga hayop po ninyo, saan nakapwesto? Safe ba sila mula doon sa mga abon na ibinabagsak ng bulkan? Safe naman po sila. Nandito lang po sa amin, malapit sa mga tahanan. Kaso ang problema po namin talaga, wala na silang makain. Dahil nga natabunan, may mga abo-abo na, yung mga damo, yung mga dahon. Hindi naman po sila makakain kung mayroong ashfall po ang mga damo. Mm-hmm. At yung mga hayop na yan, ma'am, na naapektuhan, ano yung naiisip ninyong alternatibo para mapakain sila? Actually, sa ngayon, ang pinapakain namin yung bunga ng langka. Mm-hmm. Langka po, yun yung alternative namin na pinapakain sa ngayon sa kanila. Pero siyempre, kakaunti naman lang po yung bunga ng langka at mauubos na rin ang supply nun. Mm-hmm. Ma'am Reca, dyan ba sa inyo nung bago, prior, yung pagsabog nitong kanlaon, naobserbahan ba ninyo o may mga napansin kayo na kakaiba at sinabi ninyo na posible nga itong pagsabog na ito? Actually, wala kami napansin. Noong una po, yun, parang ang lakas ng kumukulog yun. Mm-hmm. Yun na namin na dinig. Tapos maya't maya, mayroon ng mga maliliit na bato na umuulan sa bubong namin. Mm-hmm. Tapos, kasunod noon, yun na po yung ashfall na. And then, nagsarado na kami lahat ng aming mga bintana kasi like ang parents ko, senior citizen. So, medyo mahirap sa kanila. Pero sa ngayon, Ms. Reca, nakakalabas naman na kayo ng bahay o may mga ashfall pa din dyan sa area ninyo? Nakakalabas kami kasi wala nang ashfall pero mayroon na sila, mayroon sa lupa na lang at saka sa mga dahon. Yung mga unang ibinuga yan. Yan na lang po, pero wala na sa ngayon ashfall na nanggagaling mismo sa wala na. Ang binabanggit mo, yung mga alaga ninyong hayop, yung pinoproblema ninyo na wala nang makain. Kayo po naman ang mga residente dyan, kayong mga magkakapamilya na nandyan sa Barangay Araal. Kumusta po ang sitwasyon po ninyo dyan? Ang sitwasyon po namin sa ngayon, shorted na po kami sa water po na iniinom. Tsaka pagkain din po. Yung tubig na iniinom ninyo dyan, Ms. Reca, saan po ninyo kinukuha dati nung hindi pa sumabog itong bulkan? Nanggagaling po ito sa mga spring po na nandito. Sa ngayon, kasi open area ang mga spring, mayroon na rin ashfall, hindi na rin namin maiinom dahil sa amoy ng sulfur. Mm-mm. Kaya ngayon po, ibig sabihin ma'am, hindi kayo nakapag-ipon ng marami dahil hindi nyo naman in-expect na mangyayari ito.
Opo, hindi po kami na, kasi po, hindi kami nakapag-ipon masyado kasi nanggaling din kami sa El Nino. Nung El Nino po, shorted na kami sa tubig. So, supply sa tubig. So, tapos, akala namin, makakabango na kami ngayon. Mm-hmm. Eh, ito na naman yung ash fall. Eh, mag-shorted din ulit kami sa tubig. Opo. At ganun din sa pagkain, syempre, dahil yung mga tanim nyo dyan, yung mga nalagyan din ng mga abot, namatay. Opo. Halos lahat po. Parang nag-back to zero kami ulit. Mm. Ano po ang pakikipag-ugnayan sa inyo ng lokal na pamahalaan dyan, ng barangay po ninyo, ng city po ninyo, kung paano daw yung next na gagawin nila para sa inyo, lalo't ayun, kagaya ng binabanggit nyo, imagine niyo yung basic na pangangailangan natin, tubig at pagkain ang namimiligrong maubos dyan sa inyo. Sa ngayon po sa barangay, nagbibigay marami pong naghahatid na mga ibang city, may naghahatid po ng tubig, pero hindi talaga sapat. Mm-mm. So, tipid-tipid muna, ganun ang diskarte natin. Opo, ganun lang po, tipid-tipid muna sa inuming tubig. Yung lugar ba ninyo, Miss Reca, ay malayo sa Kabayanan na po pwede kayo makabili ng tubig dun sa mga nagsusupply doon or what? Malayo po kami sa city, sir. Ah, so kapag ang source talaga ninyo ng tubig, yun lang mga spring dyan na ngayon nga hindi natin mapakinabangan. Walang alternatibo. Wala po. Kasi po open ang buong barangay po, sa spring po talaga kumukuha ng tubig. Eh si Lakap, hindi ba bumaba sa Kabayanan para bumiling tubig, ipamigay dyan sa inyo? Mayroon naman po, pero dito sa sitio namin, hanggang barangay lang po eh. Kasi sa barangay po, kulang din po yung dinadalan at dinodonate ng mga tubig. Pero dito sa sitio namin, mahirap po talaga iparating ng tubig dito. Kasi ang transportation dito, gamit namin Kalabaw. Oo, so Kalabaw lang talaga yung nakakapasok din dyan sa area ninyo, nakakapunta. Opo, sir. Yun lang ang nagagamit. Wala bang kayo pakikipag-usap ngayon dyan or meeting sa inyo or plano kung paano yung gagawin ninyo habang na nauubusan kayo ng tubig na po pwedeng isa yung bababa, makikipasabay kayo ng bili ng tubig and all, na pagkain na rin? Wala pa naman pong dito yung barangay namin. So, Miss Reca, nasa inyo pagkakataon, baka gusto nyo yung manawagan. Unang-una, dyan po sa inyo sa Negros Occidental at syempre sa national government na rin para matulungan. Medyo hindi po maganda yung sinasabi natin nga na nakukulangan na kayo ng tubig at pagkain. Opo. Actually po na kami sana na mayroon man lang kahit food pack na kahit malaking tulong na po sa amin yung food pack eh. At saka yung water supply na kahit sa inumin namin. Pero actually mayroon pa naman kami stock pero kung magtatagal pa ito na hindi uulan kasi hindi pa po umuulan eh. Okay lang sana kung umulan na malakas, meron na kami mapagkuhanan na tubig kung ma-wash out na ang mga ash pool sa water spring. Mm-mm. Miss Reca de Los Santos, maraming salamat po. Patuloy kami makikipag-ugnayan sa inyo, ma'am. Ha? Mag-message lang din kayo sa amin kapag may mga immediate na pangailangan para maipaabot po natin, maihatid natin sa national government yung inyong iba pa pong pangangailangan. Thank you, Miss Reca. Mag-iingat po kayo dyan. Thank you po. Mula po sa La Carlota City, Negros Occidental, puntahan naman natin ang Barangay Masulog, Sitio Alabasi sa Canlaon City, Negros Oriental. Makakausap po natin si Meme Bahian, isa po siyang residente doon. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Opo. Ma'am, kayo po sa inyo po dyan sa lugar po ninyo sa Canlaon City. Kumusta po ang inyong kalagayan, ang inyong sitwasyon ngayon, ma'am? Okay lang man po kami dito, sir. Ngayon po, kayo po ay nasa bahay po ninyo or kasama po kayo doon sa mga nag-evacuate na mga residente dahil nga po sa pag-aalboruto nito, Bulkan Canlaon? Nasa bahay lang po. Hindi po kayo inabot, ma'am, ng ashfall or walang malaking epekto po sa inyo? Wala po, sir. So, ang need lang po namo, sir, water. Wala rin po kayong supply ng tubig? Wala po. Diyan po sa inyo sa Barangay Masulog, Sitio Alabasi, ma'am,
kung kanina yung kausap natin si Miss Reka ay kumukuha sila sa mga spring water, kayo po ano po ang source ninyo ng tubig dyan sa lugar po ninyo? Dito sa Alabasi, sir? Opo, sa Alabasi. Host lang po, sir. At may tulo ba? May supply ng tubig yung inyong pong water system Oo. Ngayon? Meron pong supply. Pero yan ay hindi nyo iniinom? Hindi namin iniinom, sir, kasi hindi safe. Opo, tama, dahil hindi safe. At ngayon, saan po kayo kukuha ng tubig ninyo, Miss Meme, kung ganyan po yung sitwasyon ninyo? Sa LGU namin. Nagbigay na po ba ng supply, ma'am, na iabot na po sa inyo? Oo, sir. Sa ngayon, pababa kami para magkuha ng water supply sa Masulog. Ah, kayo po ngayon ay pupunta doon, bababa kayo para magkaroon ng tubig. Eh, gano'n po karami ang ibibigay sa inyo or kukunin ninyo, ma'am? Mga 10 gallon, sir. Kakayanin nyo yun? Maraming pababa, sir. Ah, so magkakasama po kayo? Oo. Mm-mm. At pagkatapos nito, ma'am, kung tubig sa pagkain, Miss Meme, hindi naman kayo na uubusan ng pagkain na supply? Meron naman kaming pagkain dito, Mm-mm. sa Bukid. Mm-mm. Ma'am, dyan sa Bukid, tama ba ang itinatanim po ninyo ay carrots tsaka sibuyas? Yes, sir. Okay, kumusta po yung mga tanim ninyo ngayon? Kaluyan dito sa amin sa lugar sa Alabasi, hindi affected sa asphalt. Mm-hmm. Pero sa site sa Upper Mananawid, ang tanim nila hindi na po dili na mapuslan, sir. Mm-hmm. Mm-hmm. Buti dyan sa inyo, Miss Meme, hindi siya nakasama. I mean, ibig sabihin, ma-harvest pa ninyo yung carrots na yan at yung sibuyas na yan. Walang epekto, walang ashfall. Mga next month pa. Ah, next month pa. Pero hindi naman kayo mahihirapan sa pagpapatuloy ng pagtatanim dyan, ma'am. Hindi naman po, masyado. Mm-mm. Buti na lang, maganda na hindi inabot yung inyong mga pananim, ano, ma'am? Hindi naman po, sir. So, ang problema natin ngayon, ang hinahabol natin ay yung supply ng maiinom na tubig. Yun yung problema ninyo dyan sa lugar ninyo, Miss Meme. Tubig. Oo, tubig. Eh ngayon ba, abang nag-uusap tayo ngayon, gano'n nakarami yung reserba niyo yung tubig dyan sa bahay po ninyo? Kakayanin pa ba ng isang araw? Sa amin po, sir, mayroon kaming water, mga galon lang, mga 5 galon. Mm. Eh sa pagkuha niyo ng tubig, sabi niyo, papaba kayo ngayon, pupunta kayo dun sa kukuhanan ninyo ng tubig. Eh meron ba kayong ano? Okay, tayo dyan. Meron kayong sasakyan? May nag-provide sa inyo na sasakyan para dyan po? Meron kaming motorcycle. Ah, sasakay kayo ng motor para ikarga lahat yan. Sino kasama mo? Ikaw, ma'am, sino kasama mo niyan? Ang tubig, bababa. Ikarga namin ang tubig pa. Bababa kayo, iigib kayo ng tubig, iakit nyo ulit. Gano'ng katagal, ma'am, yung biyahe nyo dyan? Mga tunga sa oras siguro, sir. Actually na, pababa na kami, sir. Okay. O sige, ma'am. Mag-iingat kayo, ha? Maraming salamat. Ipapaabot natin itong concern po ninyo. Miss Meme Bahain, thank you po, ha? Thank you. Thank you po.